Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating avid listener, si Ate Sally Reyes ng Kolehiyo di Kalumpit ng Kalumpit, Bulacan. Gayun din, happy listening kina Jeremy Estrella Celyes, Brenda Pangilinan, Janet Sarengo, Risa Roque, Cynthia Valencia, Tideng Mangundayaw, Baby Adriano, kay Ate Nel Esguerra Habacon, Max Manaig, Isabelita Hugilon at Villamor Del Yona. Binabati ko ang Taytay Methodist Church sa isinagawa nilang church camp sa pangunguna ni Sister Pamela Cruz, Overall Camp Director, at George Habacon bilang Camp Director. Ako'y naging isa sa kanilang tagapangaral. At gayon din sa mga leader ng Alab Sigla 2024 Conference ng Rizal Philippines Annual Conference East ng UMC sa pangunguna ni na Pastor Danilo Marmol bilang Program Director at Segundo Ventura II bilang Overall Director, at gayon din kina D.S. Feli Cruz at D.S. Analisa Kabangan. Ako'y naging tagapangaral sa Revival Night ng gawaing ito. Kung mayroon mang isang maganda't dakilang bagay na dapat maging hangarin ng ating puso sa taong ito, ito'y ang lalong maging malapit sa ating Panginoong Hesus. Gayunman, mas madali itong sabihin kaysa gawin. Siguradong may hahad lang, kung kaya't mahalagang maging matalino tayo at determinado. Wika ni Jesus sa Mateo 10:16, "Tingnan ninyo, isinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati." Kailangan natin magkaroon ng gabay upang tayo'y magtagumpay sa paglapit natin kay Jesus. Kukunin natin ang gabay na ito sa kasaysayan ng pagdalaw ng tatlong pantas kay Jesus na isinilang sa Bethlehem, gaya ng hula sa Old Testament. Mababasa natin ito sa Mateo 2:1-12. Hayaan ninyong basahin ko ang magandang balita Biblia version ng Mateo 2:1-12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, at sila'y tinanong, "Saan ba isisilang ang Kristo?" Tumugon sila, "Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, 'At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, "Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo agad sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya."
Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Batay dito sa ating aralin na aking binasa, naririto ang mga dapat malaman natin tungkol sa paghahanap at pagtatatag ng malapit na kaugnayan kay Jesus. Una, lumalapit tayo kay Jesus upang siya'y sambahin bilang Panginoon at tagapagligtas. Naglakbay ng malayo ang tatlong pantas upang sambahin si Jesus. Ganito ang wika sa verse 2 ng ating aralin. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Hinanap ng tatlong pantas si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao upang kanilang sambahin. So ang layunin ng kanilang paghahanap at ng pagsamba ay hindi upang makakuha ng mga katugunan sa kanilang kahilingan, kundi upang papurihan at parangalan ng Diyos. So hindi ito para humingi ng pabor. Ang pagsamba o worship ay galing sa Old English word na worship na tumutukoy sa aksyon ng tao upang ipahayag ang debosyon sa Diyos sapagkat karapat dapat siyang pag-alaya nito. Doon sa Old Testament, ang pagsamba sa Diyos ay kinapapalooban ng pag-aalay ng mga sakripisyong hayop, animal sacrifices. Ngunit sa New Testament, ang diin ay hindi na doon sa pag-aalay ng mga hayop kundi sa pag-aalay ng sarili. Kaya doon sa Roma 12:1 ay ganito ang ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Naglakbay nang malayo't mapanganib na paglalakbay ang tatlong pantas para lamang sambahin si Jesus. Sa madaling salita, sila'y nagsakripisyo. Iniwan nila ang kanilang personal comfort zone para lamang sambahin si Jesus. Ito'y malayong malayo. Sa maraming mga worshipers sa ating panahon na ang hinahanap upang sumamba sa Diyos ay isang sambahan na air condition, may parking area at maikli ang sermon ng pastor. Hindi nag-alay ng hayop ang tatlong pantas na laging bahagi ng pagsamba sa panahon ng Old Testament. Sa halip ang kanilang inialay ay ang kanilang sarili mismo. Sila'y mga pantas. May nagsasabi pa ngang sila'y mga hari. Ngunit sila'y nagpatira pa sa harap ng batang si Jesus. Ganito ang wika sa verse 11 ng ating aralin. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Sumasamba tayo sa Diyos sa diwa ng pagpapakumbaba. Ang pagpapatawad sa kapwang nagkasala sa atin ay isa sa napakahalagang katunayan ng pagpapakumbaba. Walang kabuluhan ang ating pagsamba sa Diyos kung may nakatanim na galit sa ating puso. Unahin muna natin ang pagpapatawad bago tayo sumamba. Ito ang binigyan din ni Jesus. Hindi po ako nagsasabi nito, kundi ito'y sinabi ng ating Panginoong Jesus
doon sa Mateo 5:24 ay ganito ang wika niya, "Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos." Kaya kung tayo'y merong kaaway na hindi natin napapatawad, kahit simba tayo ng simba, hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pagsamba. Ikalawa, kapag lumalapit tayo kay Jesus, tiyak na gagawa ng hakbang ang kaaway upang tayo'y ilayo at linlangin. Kaya't kailangan tayong magpakatalino. Sa ating aralin, ang ginamit ng kaaway upang ilayo at linlangin ang tatlong pantas ay si Herodes. Nagpanggap si Herodes na sasambahin din niya si Jesus. Ganito ang wika sa verse 8. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, "Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya." Hanggang ngayon, ang kaaway ay gumagamit pa rin ng mga Herodes upang hadlangan ang naisin ng tao na magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoong Jesus. Mukhang harmless si Herodes at ang kanyang sinasabi. Mukhang hindi naman tayo mapapahamak. Ngunit ang hindi natin nalalaman sa kalaunan ay ihuhulog tayo nito sa bangin ng kapahamakan. Sinasabi ng mga Herodes ng ating panahon na okay lang kung paminsan-minsan ay papalya tayo sa pagsamba, kung paminsan-minsan ay magsisinungaling tayo, kung paminsan-minsan ay makikipag-away tayo. Ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Ang paminsan-minsan ay maaaring mauwi sa paulit-ulit hanggang sa maging palagian na ito. Ang ating trabaho o negosyo ay nagiging Herodes kapag ito ang naging pangunahin nating prioridad kaysa sa Diyos. Ang ating pamilya ay nagiging Herodes kapag isinusuko natin ang ating paniniwala para lamang sa kanilang kapakinabangan. Ang ating pangarap ay nagiging Herodes kapag pilit natin itong inaabot mga hulugan man ng paglabag sa kautusan at kalooban ng Diyos. Ang ating mga kaibigan ay nagiging Herodes kapag naiimpluwensyahan tayo ng masama nilang halimbawa. Kailangan tayong magpakatalino katulad ng tatlong pantas na ayon sa ating aralin ay nag-iba ng daan pauwi para hindi na nila makaharap si Herodes. Kailangan din tayong mag-iba ng trabaho, pamamaraan, prioridad, kaibigan, direksyon at pangarap kapag ang mga ito'y nakakahadlang na sa kaugnayan natin sa Diyos. Ikatlo, gumagamit ang Diyos ng instrumento upang tulungan tayo na mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Ang kailangan lamang ay maging sensitibo, mapanuri at mapagbantay tayo. Laging nag-aabang ang kaaway, kung kaya't hindi tayo pwede mag-relax-relax sa ating buhay espiritual. Wika sa 1 Pedro 5:8, "Maging handa kayo at mapagbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa." Kung hindi tayo mag-iingat at magbabantay, malalapa tayo ng kaaway. Sa ating aralin, bituin ang ginamit na instrumento ng Diyos para matagpuan ang tatlong pantas si Jesus. Ganito ang wika sa 2 ng verse 9. "Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata.
Ito'y isang extraordinaryong pangyayari. Kontrolado ng Diyos maging ang kalikasan sapagkat siya ang lumikha ng lahat. Sa ating pang-araw-araw na buhay, gagamit ang Diyos ng mga ordinaryong bagay, mga bagay na abot kamay natin upang tayo'y mapalapit kay Jesus. Si John Wesley, ang founder ng Methodism, ay nagpalaganap ng Wesleyan Quadrilateral na gabay sa pagtatatag ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang ating bituin sa paghahanap natin sa Diyos. Ang mga ito'y ang mga sumusunod. Ang Biblia na salita ng Diyos. Ito ang pundasyon ng lahat. Ito ang saliga ng dapat nating paniwalaan. Anumang labag sa salita ng Diyos ay hindi natin dapat tanggapin kahit na ito'y tinatanggap na ng buong mundo. Halimbawa, mahigit ng 30 bansa sa buong mundo ang nagpapahintulot sa kasal ng magkatulad na kasarian o tinatawag na same-sex marriage. Gayong malinaw na ito'y labag sa kautusan, plano at disenyo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng kasal sa pagitan ng lalaki't babae. Dalawang kasarian lamang ang kanyang nilikha, lalaki't babae, walang ikatlong kasarian. Ganito ang wika sa Genesis 1:27. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ang pinagsama ng Diyos ay isang lalaki at babae. Wika sa Genesis 2:24. Ito ang dahilan. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kung tayo'y babad sa salita ng Diyos, hindi tayo malilinlang ng sinumang Herodes. Tradisyon, anumang doktrina ay kailangang may konteksto ng tradisyon at kasaysayan bukod pa sa ito'y naaayon sa salita ng Diyos. Ang tradisyon na minana natin sa mga naunang Kristiyano'y nakakatulong sa pagdadala sa atin sa paanan ni Jesus. Ang kasaysayan ng mga alagad at mga naunang tagasunod ni Jesus ay nagtuturo sa atin ng maraming leksyon tungkol sa pananampalataya. Ang mga sinaunang hymns ay nakapagbibigay ng inspirasyon at kalakasan sa panahon ng panghihina. Pag-iisip o reason. Nauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil sa pag-iisip o reason sa gabay at tulong ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na mahalin natin ang Diyos ng buong pag-iisip. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa lohika. Kapag tayo'y sumasamba, ay hindi natin iniiwan sa labas ng pintuan ng simbahan ng ating pag-iisip at reason. Makapangyarihan ang mga pangaral ni Jesus sapagkat walang tunggalian ang mga ito sa punto ng lohika at reason. Karanasan. Dahil sa mga personal na karanasan, napapatunayan natin na totoo ang sinasabi ng kasulatan. Ang mga personal na karanasan ng kaugnayan sa Diyos ay hindi maaaring maging puntirya ng debate. It is non-debatable. Bawat mananampalataya ay may personal na karanasan kay Jesus na hindi pwedeng baliwalain at maging punto ng argument and debate. Kaya nga, mas maraming nadadala kay Jesus ang madamdaming personal na testimonyo kaysa matalinong sermon. Ang Biblia, tradisyon, pag-iisip o reason at personal na karanasan ay mga bituing ginagamit ng Diyos upang tayo'y maging malapit sa kanyang anak na si Jesus.
bago pa natin hanapin ang Diyos, ay hinanap na muna niya tayo sa pamamagitan ni Jesus. Our God is a seeking God. Ika-apat, ang Diyos ay nag-i-issue ng specific instructions upang matagpuan natin si Jesus at upang mabigo ang kaaway na tayo'y mailigaw. Dito sa kasaysayang ating pinag-aaralan, tinulungan ng Diyos ang tatlong pantas sa pamamagitan ng panaginip. Ganito ang wika sa verse 12 ng ating aralin. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Noong panahon ng Old Testament, karaniwang nakikipag-usap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng panaginip. Hindi na ito ang karaniwang pamamaraan ng Diyos ngayon. Sa ating panahon ngayon, siya ay nakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng sermon, musika, bahagina ng karanasan, panalanginan, at maging sa kalikasan. Sa panahon ng katahimikan at kaguluhan, sa sandali ng pagtatagumpay at kabiguan, sa oras ng kalamidad at trahedya ay nagsasalita ang Diyos sa tao. Ang mahalaga lamang ay manahimik upang marinig ang malumanay at mahinang tinig ng Diyos sa harap ng maingay na daigdig. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, salamat po sa halimbawa ng tatlong pantas. Ang nais mo ay magkaroon kami ng malapit na relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Tulungan niyo po kaming maging matalino na tulad ng tatlong pantas upang tunay na matagpuan namin si Jesus at siya'y aming sambahin, paglingkuran ng buong pagpapakumbaba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.